Batid mo na marami ka ng impormasyong makukuha mula sa dyaryo, magazine, radyo, pelikula, telebisyon at internet. Ang mga ito ay maaaring magdala ng mabuti at di mabubuting dulot. Alam mo ba kung ano ang mga ito? Subukin at tuklasin natin. Ang mga impormasyong iyong natatanggap ay maaaring makatulong o makapaminsala sa iyo at sa miyembro ng iyong pamilya. Upang higit mong maunawaan, narito ang mga mabubuting dulot ng mga ito. Una, pagkakaroon ng bago at karagdagang mga kaalaman. Pangalawa, pagiging updated o may alam sa kasalukuyang mga pangyayari. Pangatlo, paglawak at paglalim ng pagkaunawa. Pang-apat, pagkakabatid sa katotohanan. Hindi lahat ng impormasyon ay mapakikinabangan. Mayroon ding mga di mabuting dulot ang mga ito tulad ng una, pagkalito dahil sa dami at iba-iba. Pangalawa, hindi pagkakaunawaan o pag-aaway. Pangatlo, pagkakaiba-iba ng mga pinaniniwalaan. Pang-apat, pag-aalala o takot sa mga tao. Ay ako ay mapanuri na sinulat ni Jay Lopo. Basahin ko ito para sa inyo. Sabayan niyo ako. Aking nababatid na iyong mga impormasyon. Mabuti ang dulot, minsan na may masama iyon. Kaya aking sinusuri at binibigyang atensyon upang maging wasto ang kilos kong itutugon. Bagong kaalaman ay aking palalawakin. Pagkaunawa naman aking palalalimin. Kasalukuyang pangyayari ay alam ko rin. Wasto at katotohanan aking tatamuhin. Marami mang nababasa ay hindi ako malilito. Aalamin ang tunay upang huwag magkagulo. Ilinawin ang balita at takot ay iwawaksi ko. Paniniwalaan din lamang ang tama o totoo. Protektahan ang sarili at kasapi ng pamilya. Chismis ay huwag pansinin o ikalat sa iba. Piliin ang palabas sa telebisyon o pelikula. Suriin ang magazine upang tama ang mabasa. Ito ang ating ikalawang gawain sa pagkatuto. Isulat ang salitang tama kung naaayon ito sa nilalaman ng tula na ating binasa. Isulat naman ang salitang mali kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno o sa papel. Number 1, nararapat na palawakin ang mga bagong kaalaman. Number 2, pawang mabubuti lamang ang dulot ng mga impormasyon. Number 3, kailangang siyasatin ang balita upang bigyan linaw kung tama nga ba ang mga nilalaman nito. Number 4, tama lang na malito dahil maraming nababasa. Number 5, huwag maniniwala hanggat hindi napapatunayan tama o totoo ang mga impormasyong nakaalap. Ayan, marahil ay nasagutan nyo na. Kung kayo ay nakinig na maayos o nakisabay sa pagbasa ni Ma'am Chris, magiging tama lahat ang iyong mga sagot sa mga tanong na nandito.
Dito sa ating ikatlong gawain sa pagkatuto. Matapos mong pag-aralan ang mabuti at di mabuting dulot ng mga impormasyon, handa ka na bang ipamalas ang iyong kaalaman? Basahin ang bawat sitwasyon, lagyan ng check kung ito ay mabuting dulot ng impormasyon at lagyan naman ang X kung hindi. Gawin ito sa inyong papel o sa kwaderno. Basahin na lamang ang mga tanong sa inyong module. Hindi ko na siya nilagay dito. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli! God bless! Yung mga hindi pa nakasubscribe, pwede pong mag-subscribe sa aking channel para sa mas maraming video lessons. Tadaan! Meron kayong susi sa pagwawasto. Naway nasagutan ninyo ang mga gawain ng tama. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, inuulit ko po, click ang subscribe button. Pwede rin mag-comment sa ibaba ng video na ito. Pwede nyo rin i-like at i-share sa inyong mga kaklase upang mas marami pa tayong matulungan. Maraming salamat. God bless.